Magandang gabi po sa bawat isa. Erev Tov, good evening. Tayo ay muling nandito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at ngayon po ay prayer meeting natin. Kaya tayo po ay magkaroon ng isang topic upang maging springboard po sa ating panalangin mamaya sa ating corporate prayers, no? Na papanalangin po natin ang ating mga concern sa Panginoon, no? Ang ating mga idudulog sa Panginoon. So, bilang ating nakasanayan po ay ginagamit po natin itong time na to from this time to maraming maka-login to present to you the gospel of our salvation. Ano ba yung gospel na sinasabi natin? Ang gospel po ay magandang balita po yan ng ating kaligtasan. Evangelio, you means good, and evangelio means message or news, good news, and it is about the, pag sinabi nga natin isang sentence lang, is about Jesus Christ crucified for our sins, no? Yun ang sinasabi ng 1 Corinthians 15 na si Jesus Christ po ay na crucify para sa aking mga kasalanan. But kung medyo lalawakan natin ang ating definition ng good news or gospel, it is about the person and work of Jesus Christ. No, kasi si Jesus Christ bilang ating substitutionary na atonement sa yung nag-fulfill sa ating kaligtasan, ay siya ay pinadala ng kanyang Father dito sa mundong ito to save us from our sins at mag-perform sa ating dapat gawin na ma-fulfill natin yung mga laws na binigay ng God, no? Kasi ang requirement po ng Holy God is perfectionism. Perfect, 100% righteousness. At kung tayo po ay nagkamali, maski isa lang, only one sin, hindi po tayo makakapasa sa standard ng Holy God. Kasi ang Holy God po ay siya ay mataas. Napakataas niya at walang mga makasalanan or kasalanan na makalapit sa kanya. So, ang sabi ng Biblia, for all have sinned and fall short of the glory of God. Tayong lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa glory ng God, which is 100% perfection. So, ang solution po ng God is to send His only begotten Son, kasi hindi natin maabot, kasi by nature, we're all sinners. Nung nag-fall po ang man, yung si Adam fall, namana natin ang kanyang nature, tayo pa ay makasalanan at hindi natin kayang abutin ang standard na perfection ng God. So God sent forth His Son, Jesus Christ, for God loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. At ma-appropriate lamang natin yan or mapunta sa ating mga records ang mga ginawa ni Jesus Christ. Una-una, yung kanyang perfect righteousness ay ma-credit sa ating records. At the same time, yung ating kaparusahan ay siya yung umako. We can only appropriate that or credited to our account by one medium only, our faith. Our faith, nothing else. Walang iba, by faith only. Because sabi nga sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that nobody could boast. So we can only appropriate ng mga ginawa ni Jesus Christ sa atin by believing on the Lord Jesus Christ, no? At praying to God and request or magmamakaawa tayo sa Kanya na baguhin niya tayo, malaman natin na tayo makasalanan. At the same time, bibigyan natin ng paunawa na kailangan nating sumunod sa kanyang mga sa kanyang nature na nandoon din po sa mga law of Christ na tayo po ay dapat maging maayos, kasi ang nature po ng God ay maayos siya, no? So that is the gospel. We're all sinners. God is very holy. We cannot reach or satisfy the requirements of a holy God, kaya ipinadala niya si Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan po, ang si Jesus Christ lamang ating kaligtasan. That is the good news, no? The problem is tayo makasalanan. The good news, the gospel, is about the work and person of Jesus Christ.
At dagdag din po dito, footnote, Jesus Christ is truly God and truly man. He is the God na nag-incarnate at naging tao upang iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. So yun po ang gospel na palagi nating sinasabi during our message para po mayroon tayong parang summary kung ano po ang ating pinaniniwalaan. Sa gabi pong ito ay ang ating pong tatalakayin ay nandoon po sa Old Testament sa 2 Kings at babasahin natin ang 2 Kings chapter 6 verse 8 to 23. This is the life of Elisha. Elisha granting of spiritual sight or sending of blindness according to God's wisdom and prayers of his people. So ito po granting spiritual sight or sending blindness according to the wisdom and prayers of his people. So ang ating pong i-showcase dito ay yung sino si Elisha at ang kanyang ginawa at ang ginawa ng God sa kanya bilang isang illustration po ng pagbubukas po ng ating spiritual na pag-iisip at pagsasara din, no? Kasi mayroon ding sinasara talaga dito sa kapanahunan ni Elisha, sinara yung kanilang mga mata upang hindi nila makita ang mga dapat nilang gawin. So yun po ang ating topic sa gabing ito. Sige po. Siguro marami na pong nakapasok sa ating FB Live. Yung iba ay hahabol na lang. So let us begin. Magandang gabi po sa bawat isa. Erev Tov, that is good evening in Hebrew. Tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na sa konting panahon na to ay binigyan tayo ng pribileyo upang makarinig ng kanyang mga salita sa pamagitan ng diretsong pagbabasa ng mga salita ng Diyos galing sa Biblia. Kasi we believe that the Word of God in the Bible is powerful, no? Hindi ito babalik sa kanya na walang nagagawa sa mga buhay ng makikinig nito. Kasi ito po ay parang tubig na galing sa langit, bumababa, nagdidilig sa mga laman. Ito ay nagbibigay ng kanilang pagsisibol, paglalago at pag-harvest. Ganon din ang salita ng Diyos. We believe that the Word of God, na ito po yung nagdidilig, na nagsisibol ng ating pananampalataya. Kung mayroon pong pananampalataya ay nagpapalago, kung on the fullness of time, ma-harvest na po at tayo po ay magiging fruitful po sa gawain ng Panginoon at sa ating mga buhay po. So, sa gabing po ito ay ang ating pong title is 2 Kings chapter 6, 8 to 23, Elisha, granting spiritual sight or sending blindness according to God's wisdom and prayers of his people. Let us read doon sa 2 Kings chapter 6. Simulan ko po sa verse 8. Ito po ay ang aking pong Bible ay New King James Version po. 2 Kings chapter 6 verse 8. Now the king of Syria was making war against Israel, and he consulted with his servant, saying, "My camp will be in such and such a place." And the man of God sent to the king of Israel, saying, "Beware that you do not pass this place, for the Syrians are coming down there." Then the king of Israel sent someone to the place or which the man of God had told him. Thus he warned him, and he was watchful there, not just once or twice. Therefore the heart of the king of Syria was greatly troubled by this thing, and he called the servants and said to them, "Will you not show me which of us is for the king of Israel?" And one of his servants said, "None, my lord, O king, but Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom." So he said, "Go and see where he is, and that I may send and get him." And it was told him, saying, "Surely he is in Dothan." Therefore he sent horses and chariots and a great army there, and they came by night and surrounded the city.
And when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, "Alas, my master, what shall we do?" So he answered, this is verse 16. So he answered, "Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed and he said, "Lord, I pray, open his eyes that he may see." Then the Lord opened the eyes of the young man and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. So when the Syrians came down to him, Elisha prayed to the Lord and said, "Strike these people, I pray, with blindness." And he struck them with blindness according to the word of Elisha. Now Elisha said to them, "This is not the way, nor is the city. Follow me, I will bring you to the man whom you seek." That he led them to Samaria. So it was when they had come to Samaria that Elisha said, "Lord, open their eyes of these men that they may see." And the Lord opened their eyes that they saw, and they were inside Samaria. Now when the king of Israel saw them, he said to Elisha, "My father, shall I kill them? But he answered, "You shall not kill them. Would you kill those whom you have taken captive with your sword and with your bow? Set food and water before them that they may eat and drink and go to their master." Then he prepared a great feast for them, and after they ate and drank, he sent them away, and they went to their master. So the bands of Syrian raiders came no more into the land of Israel. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na kami, Lord, ay nakabasa na yung mga salita galing sa Biblia. At alam po namin ito, Lord, na ito ay makapangyarihan sa lahat. Ito po ay nagbibigay ng gabay sa aming mga buhay at nagbubuka sa aming mga espiritual na pag-iisip upang malaman namin, Lord, ang mga katotohanan. Sa gabing po ito, Lord, ay bless mo ako, Lord, ang banal po na Espiritu ang magbibigay sa akin ng katalinuhan upang may paliwanag po, Lord, ang iyong mga salita upang maintindihan po ng mga taong pinapadalhan mo nito, Lord. I-bless mo rin po, Lord, kami na makikinig. Buksan mo, Lord, ang aming espiritual na pag-iisip upang maintindihan namin ito, Lord. Salamat muli at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon sa gabing ito ay binigyan tayo ng pribileyo na magkaroon ng corporate prayer meeting para ipanalangin natin ang mga concern natin sa ating simbahan, lalo na sa ating mga kasamahan na naapektuhan talaga ng COVID-19. At sa ibang tao dito sa Pilipinas at lalo na sa ibang mga bansa na naapektuhan po talaga ng pandemic na ito. Ngunit sa gabing po ito ay gusto kong talakayin ang isang aspeto na palagi po nating nakakalimutan, ang espiritual na kalagayan nating mga tao. Tayo po ay palaging nagko-concern sa mga worldly things, although that is one of the aspects din naman na binibigay sa atin ng Panginoon upang maintindihan natin ito, pinaprotektahan tayo dito. Kung tayo po sa wisdom at sa ating mga prayers, kaya ang ating pamagat ngayon ay granting spiritual sight, no? Grant ang Panginoon ng mabuksan ang ating spiritual na pag-isip. At sometimes ang God ay binablind din niya ang kalaban, sending blindness according to God's wisdom. Yun, according to God's sovereign, yung wisdom ng God, at according to the prayers of His people. Dito po, si Elisha po ang nananalangin. Alam po natin si Elisha ay isang propeta sa Old Testament na siya ay nagbibigay o nakagagawa ng maraming miracles. Siya po ay parang sumunod kay Elijah, na ang katawag nga nun ay double mantle o dalawang ang kapangyarihan ni Elijah ay parang nadoble sa kanya. Siya po ang mga, kasi sa kapanahon na nila, ang mga propeta po ay hindi po lahat ay nakagawa ng mga miracles. Minsan, ang trabaho ng propeta ay
magsasalita lamang kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa mga taong kanyang binibigyan ng mensahe. Pero may mga selected na mga prophets sa Old Testament like Moses, nakakagawa po siya ng mga milagro, miracles. Ay, sara lang natin naman. Si Elijah, nakakagawa din ng mga miracles. At ganun din po si Elisha, na double portion ng kapangyarihan ni Elijah. Yan ang kanyang request, no? Ito po ay marami po siyang mga ginawang mga milagro, like yung inaayos niya yung mga tubig na makakalason, no? Minsan nandoon siya, meron siyang binuhay na patay yung isang anak ng isang widow, yung binigyan na ng oil yung hindi na uubos yung oil ng isang widow din, at yung pina-float niya yung isang axe na hiniram doon sa tubig. Marami siyang mga milagro ginawa. At yung Assyrian na isang Assyrian na pinagaling niya sa kitong, no? Si Gahaman. Ngayon po ay dito po ay alam po natin dito. Ito po ay isang aspeto po ng ating pag-uusapan ngayon. Ang portion po nating pag-uusapan po ay, number one, there are people who are designated by God to give information to those people na gustong proteksyonan ng Panginoon. By giving them information about this situation upang sila po ay sa kanilang sariling pag-iisip, sa kanilang wisdom din na binigay ng God ay maproteksyonan nila ang kanilang mga sarili. Pangalawa, mayroong pagkakataon na bubuksan ng Panginoon ang spiritual sight ng mga taong kanyang gustong buksan upang magkakaroon po ng comfort sa kanilang buhay o kaya mawala yung kanilang fear. No? Kasi minsan sa problema o overwhelming situation sa mundo ito, lalo na sa situation nito, natatakot talaga minsan ang mga alagad ng Panginoon or people of God na bubuksan ang spiritual sight nito upang magtiwala sa Panginoon at bibigyan ng comfort upang hindi matakot. At ang pangatlo po, na ang dahil sa wisdom ng Panginoon ay bibigyan din na ng blindness ang ibang mga tao upang sila po ay hindi nila mapapahamak ang mga people of God. At yun ang ating po dito ay dapat nagpo-focus tayo sa spiritual na katayuan o spiritual na sight natin, kasi yung aspeto po na yan ay minsan palaging nakakalimutan na hindi lamang ang worldly na ating buhay dito ang importante, no? Kasi minsan na dahil sa overwhelming na mga situation na talagang mahirap na itong situation na to, minsan ilalayo tayo ng Panginoon na our life is not finish here in earth, but mayroon pa tayong component talaga na tayo po ay may buhay na walang hanggan. So, tatalakayin din po natin ng ating spiritual component ng ating buhay. At the same time, yung God po ay spirit niyan. We worship Him in spirit. No? So, unang-una po, babasahin natin. Dito po ay, ang unang aspeto po ay binigyan ng information ang mga tao na upang hindi sila mapapahamak. Sabi dito, the king of Syria was making war against Israel. So, alam po natin, ang Israel ay yung northern part kasi nahati po yung 12 tribes of Israel. Ang lower part ay Judah. Ang Israel ay doon po sa northern part, no? Although ang Israel po ay nagkakasala po sila sa Panginoon, pero they are the chosen people. Ang Syria po ay nasa taas po sila. Kalaban sila ng mga tao dito na pinili ng God, kasi alam po natin na chosen people po tong mga Israel na to, nahati nga lang sa dalawa, Judah at Israel, kasi doon ipapadaan ng oracle of God o yung kanyang salita, at the same time doon ipapadaan ang Messiah na alam po natin ngayon na si Jesus Christ yung Messiah. Pinoproteksyonan po yung Israel talaga. Mag ano man tayo na sila ay nagkakasala, pero pinoproteksyonan lang. Paano sila pinoproteksyonan dito? Kasi nakipagdigmaan ang king of Syria dito against the king of Israel.
So, ito yung balak ng King of Syria. Sabi, kinausap niya ang kanyang kampo, nasabi, itong gagawin natin, siyempre, mayroon din mga, ano yan, mga parang sasabihin niya sa kanyang mga generals o kanyang mga tao na itong gagawin natin. Pero nagtataka ngayon itong hari ng Syria, sabi niya sa mga tauhan na, sino ba sa inyo ang mga espiya? Bakit hindi natin huhuli yung mga Israel? Kasi every time na ipapadaan ng Syrian king doon sa tao, dito natin gagawin. Magpaplano sila, no? Magpaplano sila na dito natin aatakihin yung Israel. Alam ng Israel kung nandoon yan. Kaya sabi nga niya, and the man of God, itong man of God na to ay talagang si Elisha to. Talagang dinefine talaga dito sa Bible na man of God. Ang pag sinabing man of God talaga, siya yung panahonan nito, parang siya yung parang pinaka leader o pinaka highest ranking or umaangat sa mga propeta. Yun ang tawag sa kanya, man of God talaga. Sent to the king of Israel saying, beware that you do not pass this place or that place, kasi doon po naririnig ko na iyan po ang dadaanan at pupuntahan ng mga Syrian ng mga tao. So sabi ng king, sino ba sa inyo ang balimbing? Sino ba sa inyo ang espiya? Bakit hindi natin mahuli-huli? Sabi niya, sabi ng kinausap siya ng one of his servants, sabi, none my lord o king but Elijah the prophet who is in Israel tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom. So sabi ng isang servant ng hari ng Syria, Lord, Panginoon, tawag din kanila na Panginoon din eh. Alam po ng tao na yan na si Elisha kung naririnig niya. Sabi nito, naririnig niya kung mga sinasabi mo doon sa, maski secret lang doon sa kwarto mo, naririnig niya. So, siyempre, ano ang strategy ng ano nito, ng king? Hanapin mo yung tao na yan. Kasi yun pala ang ating ano eh. Yan pala ang ating weakness yan eh. Kasi lahat ng information, talo pa yan ng spy. Kasi directly nagsasabi talaga doon. So, miraculous ito. Pero ito yung pagka-account ng Bible na sasabihin talaga ni Elisha. Sabi niya, sige, yan pala ang dahilan kung bakit nalalaman na, ng mga hari ng king, ng king ng Israel, na siya atakin. By the way, isang footnote ng dito, katulad ng aking sinasabi, hindi po dahil nagkasala na yung mga taga Israel ay parang tinotolerate ni Elisha ito. Yung point lang dito na ating binibigay ay ito yung mga tauhan ng ano, at mas pabor si Elisha doon sa Syria at doon sa Israel kaysa Syrian king, kasi kalaban talaga ng Syria yung Israel na bayan ng Panginoon. So, sabi, sige, hanapin niyo yan si Elisha. Saan ba yung nakatira? Nandun yan sa Dotan. Therefore, nagpadala sila ng maraming horses and chariots. No? Marami talaga ito. And they came by night and surrounded the city. So, pag surrounded the city mo, hindi mo kayang isurround ng maliit lang na, ano yan, na numbers. Dapat marami yan. So, ngayon, nandito na ang point ko dito ay nagpapadala ang Panginoon ng mga information doon sa mga tao na kanyang gustong proteksyonan. So, kung ikaw po ay kasama doon sa binibigyan ng protection, dapat bibigyan din tayo ng wisdom, gamitin natin ang wisdom natin to know the truth kung ano talaga, kasi binibigay din ng Panginoon sa atin yan upang malaman natin kung saan tayo lulugar, kasi meron din namang human responsibility, pero binibigyan ng ano. Kaya ang ginawa ng hari ng Israel dito ay nagpadala siya kung saan na sinasabi ni Elisha, doon din siya nagpapadala ng mga tao para maproteksyonan yung kanyang ano, maproteksyonan yung kanyang trupa, no? So, maski kulang siguro sila, kunyari ha, dito alam mo na, dito po papadala. Ngayon, nagpadalas ang hari ng Syria ng marami. Ngayon, ito na ngayon ang pangalawa. Dahil sa panalangin ni Elisha,
nabubuksan yung spiritual na pag-iisip ng tao. No? Sabi dito, therefore he sent horses and chariots and a great army there, and they came by night and surrounded the city of Dothan. And when the servants of the man of God, mayroon kasi isang servant, arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, sinabi na kay Elisha, Master, alas, Master, what shall we do? Anong gagawin natin? No, sabi doon, nakita ko, pagtingin ko doon sa kanan, napakadaming mga sundalo, may mga chariots siya. Pagtingin ko doon sa kaliwa, kaliwa, marami din. Pagtingin ko doon sa harap, sa kabilang side, marami din. Pagtingin ko sa likod, napakarami. So, siyempre, ang natural na iisipin ng tao dito, matatakot. Sabi na, what shall we do? Sabi ni Elisha, so he answered, do not fear. For those who are with us are more than those who are with them. Sabi, nababaliw na ba to si Elisha? Sabi ng servant niya, paano ito, dalawa lang tayo dito? Or something. Tapos, nakapalibot yung mga sundalo niya, napakarami. At sabi niya, do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. Ang point po dito ay, ang tunay po na kalagayan natin, mayroong spiritual na kalagayan. Hindi natin din nakikita. Sabi nito, and Elijah prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, ano nakita niya? The mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Si Elisha mahilig pala ito sa chariots of fire, kasi yung kumuha kay Elijah na kanyang parang gustong masunod talaga ay chariots of fire din po yon. Alam po natin si Elijah hindi namatay, kinuha ng chariots of fire yon. At ang sabi nga ni Elijah, kung makita mo ako, nakukunin ako, bibigyan kita ng double portion ng aking mantle or yung aking kapangyarihan. Nangyari ngayon kasi sunod na sunod si Elisha kay Elijah, kita niya kinuha si Elijah ng chariots of fire. No? So dito din nakikita niya. Huh? And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. No? So, number two, tayo po sa ating kalagayan ay minsan tayo po ay natatakot, no? But kailangan natin magtiwala ng Panginoon kasi there is a spiritual component of our life na although hindi natin nakikita, no? Ay mayroon pong nagpo-protekta din po sa atin na mga spiritual being. At minsan ay ang purpose lang doon ay para lang magbibigay sa atin ng comfort. So yun po ang pangalawang mensahe po. Ang pangatlong portion ng ating mensahe ay mayroong mga tao na bubulangin ng Panginoon upang sila po ay hindi rin makagawa ng masasama sa mga taong pinroteksyonan ng Panginoon. So sabi dito, so when the Syrians came down to him, Elisha prayed to the Lord. Nanalangin ulit si Elisha. Anong panalangin niya? Strike these people. I pray with blindness. So, sinabi niya, binuksan mo yung spiritual na mata ng aking servant. Ngayon, saraduhan mo ang mga mata nitong mga kalaban ko. And he struck them with the blindness. Ginawa ng Panginoon, sinistruck ng blindness according to the word of Elisha. Now Elisha said to them, this is not the way, nor is the city. Follow me and I will bring you to the man whom you seek. But he led them to Samaria. So, nag-iisa lang si Elijah, Elisha. Sabi niya, hindi itong daan ng papunta nung hanapin niyo ang God, son of God, yung man of God. But dito kayo, tinuro niya. So, ang mga tao po nabulag, hindi sila nakakakita, sunod-sunuran na sila kung ano ang sinasabi. Yan din ang isang mensahe sa atin dito na minsan madali pong linlangin ang mga bulag na tao
even in a physical way or spiritual way, kasi madaling sumunod doon sa kamalian eh, rather doon sa kaayusan, no? So dito lang sabi na, so it was when they had come to Samaria, ito yung Samaria, ito yung upper side, kasi ang lower side o southern side is Judea, nandun yung Judah, ang Samaria ay yun yung Israel, no? And Elisha said, Lord, open the eyes of these men that they may see. And the Lord opened their eyes and they saw that they were inside Samaria. So, imbis na nandun sila sa dutan, na kukunin nila yung walang kalaban-laban na si Elisha, napunta sila doon sa isang lugar na napagligiran sila ng mga kawal ng Samarian king or ng Israel king. Sabi na, now with the king of Israel, so them, he said to Elisha, my father, shall I kill them? Shall I kill them? Sabi ng hari ng Israel, papatayin ko ba to? Pero nakagulat ang sagot ni Elisha dito, hindi naman nakakagulat, bibigyan pa rin ng pagkakataon at isang tactical move. And he answered, you shall not kill them. Would you kill them, those who have taken captive with your sword and your bow? Na pwede, papatayin nyo na ba yan? Na nahuli nyo na ngayon. Set food and water before them, that they may eat and drink and go to their master. So, imbis na patayin, anong inutos ni Elijah? Ay, pakainin nyo, bigyan nyo ng water, so that they will go to their master. And he prepared a great feast for them, and after they ate and drank, he sent them away, and they went to their master. So the bands of Syrian raiders came no more into the land of Israel. So, isang tactical mob or strategic mob, hindi pinapatay ni Elisha ang mga tao na to, para siguro alam niya na talagang iyan ang kaparaanan ng Diyos na hindi na muling babalik doon sa Israel ng mga ilang panahon siguro, no? At yun din ang ginawa nila. So ang point dito ay minsan ang mga tao po ay bubulagin talaga ng Panginoon yan para maproteksyonan yung kanyang mga tao, at the same time sa kanyang wisdom din na talagang bubulagin niya yan. So sa kapanahunan po ito ngayon, fast forward po sa ating mga buhay bilang ang ating pong mga buhay ay composed po yan ng spiritual component. Hindi lamang yung worldly component, yung ating flesh body, mayroon talaga tayong spiritual being talaga, no? Spiritual being. At ang ating spiritual being po ay when the man fall, during the fall of Adam, spiritually speaking, na-blind yung ating spiritual side kasi namatay yan. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:1, work weekend, no? Sabi doon sa Ephesians 2, kung babasahin natin yon, we are dead on our trespasses and sins. Tayo pa spiritually dead on our trespasses and sins. Hindi natin maintindihan ang spiritual side ng ating component kasi minsan sa ating natural na mind, nakikita natin na ako naman ay buhay, no? At sabi, ako naman ay nakakagawa ng mabuti. Yes, nakakagawa tayo ng mabuti even if we are spiritually dead. Huwag po nating guluhin yung parang spiritual blindness ng ating kalagayan when we are fall, when namana natin yung kalagayan ni Adam. Kasi on the side of man, you may be good, no? Pwede kang magbigay dun sa mga pantry, pwede kang mag-donate na marami, pwede kang mag-usang magkawang gawa, pwede kang mabait sa iyong asawa, mabait sa... But with respect to the requirement ng God na perfectionist talaga, at hindi mo magagawa yan. Yun ang spiritual thing na di natin maintindihan, kasi sabi nga natin, mayroon bang dead na makakapag-respond? Pero ang sabi natin, hindi naman akong dead kasi I can do yung gusto ko. Gusto kong magbigay sa mga pantry, gusto kong tumulong sa pantry, gusto kong magbigay ng mga gawain. Hindi po yan ang inner talaga na definition ng spiritual dead. Ang spiritual dead, hindi tayo nakakaabot sa gusto ng Panginoon na tayo po ay makagawa talaga ng kabutihan para sa requirement ng God. So, yun po ang spiritual side sa atin na tayo po ay...
binulag talaga. Binulag tayo ng sa permiso ng God upang tayo po ay because of the fall of man yan. Kaya nga sabi, tayo po sa ating kalagayan, dire-diretso po tayo doon sa kapahamakan. Kasi ang ating kalagayan ay makasalanan, dire-diretso po tayo sa ating kapahamakan. Yun po ang ating situation ngayon. We are spiritually dead. Kasi ang ano nga dito nga, dapat maintindihan din natin na ang ating Panginoon ay spiritual din. Kung bubuksan niyo po sa John, yung kwento ni Jesus Christ doon sa woman on the well, na makikita natin na sinabi ni Jesus Christ dito na sa chapter 4 ng John, verse 21, Jesus said to the woman in the well, ito ha, na nandun sa Samaria, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jew. But the hour is coming, and now is, when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth." Marami po sa atin ang hindi na namalayan ito na ang ating kalagayan po ay talagang ang ating kalagayan ay spiritually dead tayo. Unless God will regenerate or quicken our spirit, we cannot worship God who is in spirit. We cannot worship God who is in spirit. Siguro we can worship Him. Parang kakanta-kanta lang tayo doon. Papasok tayo sa simbahan. Magkakaroon, sumasama din sa mga rituals. Kung ano mang ginagawa natin sa ating kalagayan, yun lang maaabot natin. But God is spirit, and in the point nito, we have to worship Him in spirit and in truth. And we cannot worship Him in spirit and in truth kung patay po tayo sa ating mga kasalanan. Kung patay po tayo sa ating mga kasalanan, kasi we cannot communicate with God kasi patay nga yung ating spirit. And we will pray just like Elisha, na mabuksan din po ang ating mga magmamakaawa tayo sa Panginoon. O magmamakaawa tayo na bubuksan po yung mga tao na spiritually dead. No, parang sabihin mo, napakayabang naman ito na tao na to. No, hindi po yabang ito. This is the truth na tayo po ay spiritually dead, and we can only worship God worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. Hindi ito basta-basta na parang, okay, I will go to the church, attend, perform some rituals, do good works, yan, pasado na ako sa Panginoon. Hindi po, unless na you are regenerated, kaya nga sabi ni Jesus Christ, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. We cannot see the kingdom of God, we cannot enter the kingdom of God when we are spiritually dead. At tayo po ay nagpapasalamat na in the fullness of time, ay tayo ay bubuksan ng Panginoon upang maintindihan natin na tayo ay makasalanan, at malaman natin na napaka hirap ng ating sitwasyon, katulad ng servant ni Elisha, patay talaga tayo. Nyo? Ang illustration doon, yung isip ng servant ni Elisha, hindi niya kayang kalabanin yung mga tao doon na nakapalibot sa kanya. Ganun din dapat ang ating ano doon, na hindi natin kaya, no? Hindi natin kaya talagang iligtas ang ating sarili unless na mabubuksan tayo at makita natin yung glory ng God, na si Jesus Christ yun ang corresponding doon, na si Jesus Christ yung tumupad sa ating
kalagayan tumupad sa dapat nating gawin kasi siya lamang ang nakaka-perform o nakapag-fulfill ng lahat ng mga batas dito sa mundong ito. So unless nawala si Jesus Christ sa ating buhay, katulad tayo ng servant ni Elisha na blinded, pero salamat sa Panginoon na in the fullness of time, sa takdang panahon, binuksan ang ating sarili na tayo at talaga ay makasalanan, mapapahamak tayo, but salamat na lang na nandito si Jesus Christ na pinadala sa atin. Doon din sa situation na hindi kaagad pinatay ang mga tao doon kay Elisha, binigyan pa tayo ng pagkakataon, no? Binigyan pa tayo ng pagkakataon kung wala pa tayo sa Panginoon na makabalik sa kanya, no? Sabi nga, prepare a food, no? Siguro sa ating mga sarili na hindi pa tayo nabubuksan, prepare pa yung food sa atin temporarily until such time na ma-realize natin na talagang tayo ay kalaban ng Panginoon. So bilang pagtatapos po sa ating situation, these accounts na nakikita natin dito sa Old Testament na pinapakita ni Elisha at yung sinasabi ni Jesus Christ doon na woman of the well, tells us that there is a spiritual component of our life. There is a spiritual component of our life na hindi lamang tayo dito sa mundong ito. Kung a worldview mo ay hanggang dito ka lang, pag namatay ka, tapos na, hindi po totoo yun. Mayroon po pong spiritual component ang ating mga buhay. At kung wala tayo sa Panginoon, yan ay paparusahan doon sa dagat-dagat ang apoy. And yun ang ibig namin iparating talaga sa inyo bilang pag-ibig na talagang mapapahamak tayong mga tao na wala sa Panginoon. At kung ang worldview natin ay ang ating kaligtasan ay sa pamagitan ng either way, no? Hindi tayo naniniwala na si Jesus lamang ang only way, mapapahamak tayo kasi si Jesus Christ lang ang nagsabing, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi nga sa 4:12 ng Acts, sabi ni Peter, salvation is found in no other, or walang salvation sa ibang pangalan, because there is no name given under heaven to men in which we will be saved. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang tayo maligtas, ang pangalan ni Jesus lamang. So kung a worldview mo ngayon ay naniniwala ka na maliligtas ka by maski anong God, anong pangalan ng God mo, hindi po totoo yan. Si Jesus Christ lamang ang ating kaligtasan. Masama man pakinggan na mukha mang mayabang na parang exclusive talaga itong salvation na to. Ang exclusivity nito ay about Jesus Christ. But this is offered to all nations, tribes, lahat po yan. And if you believe on the Lord Jesus Christ, may awa ang Panginoon, nabubuksan ang ating spiritual na pag-isip upang malaman natin na tayo makasalanan, kailangan natin magsisi sa kasalanan kasi ipapadala niya ang kanyang spirit at ang trabaho ng spirit, convict us of our sins. Ang sabi sa John 16 verse 8, sabi niya dito, and when the spirit has come, anong trabaho ng spirit? Kasi ang trabaho ng Spirit na ipapadala ni Jesus Christ, He will convict the world of sin, He will convict us of our sin, and of righteousness and of judgment. Bakit? Of sin because they do not believe in me, si Jesus Christ ito. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Or judgment because the ruler of this world is judged. Ibig sabihin, una-una, tayo'y i-convict na tayo makasalanan. Pangalawa, i-redefine yung ating definition of righteousness kasi ang sabi ni Jesus Christ dito, ang premise nito, you see me no more, I go to my Father. Ang premise nito ay, ang God, ang Father ni God ay holy, walang makakapunta sa Kanya na hindi 100% righteous. Kaya nga sabi ni Jesus, I go to my Father, you see me no more. Ibig sabihin, si Jesus Christ lang ang nakakapunta sa Ama. So this is a definition of what is righteousness
na si Jesus Christ lamang ang perfect righteousness, siya lamang nakakatupad. And yung righteousness natin ay hindi nakakatupad. At all we have to do is believe on Him and His righteousness will be given to us. Number three, judgment. Marami po ang nag-iisip sa atin na we are not judged. But sabi sa John 3:18, ganito pong sabi sa John 3:18, He who believes in Him is not condemned. But he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Ang sabi dito sa John 3:36, He who believes in the Son, si Jesus ulit, Christ ulit ito, He who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. So, tayo po ay na-condemn na talaga. Condemned when during the fall, condemned na lahat ng mga tao. Na? Tayo po ay mapapahamak na. And tayo po ay mabago lamang ang ating condition if we believe on the Lord Jesus Christ. Kasi sabi nga dito sa John 3:18, He who believes in Him is not condemned. But he who does not believe is condemned already past tense because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. No? And this is the condemnation that the light has come into the world and the men love darkness rather than light because their deeds were evil. So mga kapatid, yan po na mayroong spiritual component. Number two, by providence and by prayer request na mabubuksan po ang ating spiritual side, ma-regenerate tayo sa ating buhay na makilala natin sa Panginoon. At ang pinakamahirap kung tayo po ay talagang magmamatigas, no? Tayo po talaga ay sasaraduhan ng ating puso't isipan na hindi natin makilala ang Panginoon. So wag na natin hintayin. Marami pong pilosopo na sinasabing, oh, I will wait. Anyway, ganun pa lang salvation nyo. All you have to do is believe on the Lord Jesus Christ. I will wait until my last days and I will believe on the Lord Jesus Christ. Hindi po ganyan po kasi hindi ka na i-allow ng Panginoon na makapag-believe ka. No? Hindi naman siya parang simple lang na, okay, iisahan ko tong God na to. I will just believe when I will be near in my death. No? Hindi ka makakapag ano, hindi ka makakapagsisi kasi bibigyan ka ng matigas na puso until na magmamakaawa tayo sa Panginoon na bibigyan tayo ng pag-asa na talagang makapag-repent pa tayo at magsisi sa kasalanan and believe on the Son of our God Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, mga kapatid. At kami po ay lahat ay mahal namin kayo. Nanalangin kami katulad na Elisha na mabuksan po ang ating spiritual na pag-iisip upang hindi po tayo mapapahamak at habang tayo naglalakbay sa mundong ito, hindi tayo mabagabag at wala tayong takot at patuloy na maniniwala sa Kanya. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Let us pray. Panginoong Diyos, naming Ama, salamat po Lord sa mga account sa Bible na pinapakita mo sa amin ng aming buhay, hindi lamang ang temporal na life na to, kundi mayroon kaming spiritual life at mararanasan din namin ito, Lord, habang nandito kami, katulad ng ni Elisha na nakilala talaga ang iyong kung sino ka at ang alagad ni Elisha na nabuksan ang kanyang mga spiritual na pag-isip upang huwag matakot sa mga situation sa aming maharap sa mundong ito. At patuloy na ang pinapanalangin, Lord, na ang mga tao po, Lord, na wala pa sa iyo, ay bibigyan mo pa ng chance upang makalapit sa iyo, magsisi sa kasalanan at tanggapin ka, Lord, bilang Panginoon tagapagligtas upang sila po, Lord, ay hindi rin po, Lord, mapahamak. I-bless mo, Lord, ang bawat isang makikinig nito sa mundong sa mensaheng ito at alam po namin na hindi aksidente ang aming pagkapunta dito. Ito, Lord, ay plinano mo before the foundation of the world na makarinig kami at kami, Lord, ay maniniwala talaga na si Jesus Christ lamang ang aming salvation. Salamat muli, Lord. Dalangin namin ito, Lord. In Jesus' name, amen. God bless po.